Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Kamusta na ang inyong bakasyon? Ako si Ginang Japson, Ma'am Japson, o maaari nyo rin akong tawaging Ma'am Isa. Isa ako sa inyong magiging guro sa Grade 9 Filipino. Panigurado ay napakarami ninyong natutunan nung kayo ay nasa Grade 8 pa lang. Tama ba? Ngayong taon naman ay panibagong mga aralin na naman ang inyong matututunan sa Filipino 9 sa ating pag-aaral ng Panitikang Asyano 9. Ito ang ating magiging sangguniang aklat. Isa itong module na mag-aaral sa Filipino 9. So ngayon ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili, ihanda ninyo ang inyong mga pangangatawan, ang inyong kaisipan. At syempre, no, kailangan meron din kayong sariling mga kwaderno at panulat nang sa gayon ay makapagsimula tayo ng ating aralin. Inaasahan ko na kahit ito pa ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon, ay hindi ito magiging hadlang upang matuto tayo. Sa unang aralin ay isang maikling kwento ang ating pag-aaralan na mula sa bansang Singapore. Susundan naman ito ng isang alamat na mula sa bansang Thailand. Ang susunod na aralin naman sa unang markahan ay ang tula na magmumula sa Pilipinas. Nasusundan naman ang isang sanaysay na hango naman sa bansang Indonesia. At sa huling bahagi naman ng unang markahan ay isang dula ang ating tatalakayin na mula sa bansang Pilipinas. Kung kaya't sa ngayon pa lang, ano, ihanda na ninyo ang inyong mga passport dahil tiyak na napakarami nating lugar na pupuntahan at liliparin. Marami kayong mga matutuklas ang iba't ibang mga kultura, mga tradisyon, paniniwala, at higit sa lahat ay mas lalo ninyong mapapahalagahan ang mga panitikan na mula sa ibang bansa. Tumungo naman tayo ngayon sa ikalawang markahan. Saan naman tayo pupunta? Sa ikalawang markahan ay dadako naman tayo sa Silangang Asia o East Asia. Ano-ano naman ang ating pag-aaralan sa markahang ito? Pupunta tayo sa Japan at pag-aaralan natin ang tangka at haiku. Ang sumunod na aralin naman ay isang pabula na mula sa isang bansang paborito ng karamihan at ito ay ang Korea. Sumunod naman dito ay pupunta rin tayo sa bansang Taiwan at mag-aaral ng isang sanaysay na mula sa kanilang bansa. Susundan ito ng isang maikling kwento mula sa bansang China. At sa kahuli-hulihan naman, ang huling aralin na ating pag-aaralan sa ikalawang markahan ay magmumula sa bansang Mongolia at ito ay isang dula. Tumungo naman tayo ngayon sa ikatlong markahan. Lilipad naman tayo sa bahaging Timog Kanlurang Asia o Southwest Asia. At ano-ano naman ang mga matututunan natin dito. Mamamasyal tayo sa bansang India at isang epiko ang ating pag-aaralan. Sumunod naman ito ay pupunta rin tayo sa bandang Kanlurang Asia na kung saan ay matututo tayo ng ilang mga parabola. Pupunta rin tayo sa bansang Bhutan na kung saan ay isang elehiya naman ang tiyak na makaaantik sa ating damdamin. Ang sumunod na rin naman ay tutungo tayo sa bansang Israel para sa isang sanaysay. At ang kahuli-hulihan naman na magtatapos sa ikatlong markahan ay isang nobela na mula sa bansang Saudi Arabia. At sa ikaapat na markahan naman ay isang napakaganda at napakamakabuluhang nobela ang ating pag-aaralan na isinulat ng walang iba kundi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at ito ang Noli Me Tangere. Ngayon ay alam na ninyo kung ano-ano ang mga aralin na ating tatalakayin mula sa una hanggang sa ikaapat na markahan. Inaasahan ko at ng iba pang mga guro sa Filipino 9 na gagawin ninyo ang lahat na inyong makakaya kahit ganito pa ang kinakaharap nating mga suliranin at mga balakid, hindi pa rin ito magiging sagabal upang tayo ay matuto sa pang-araw-araw. Ang kinakailangan lamang ay maging matyaga. Think positive. Lahat ay may solusyon, lahat ay may paraan, magagawa natin ito ng paraan. Kung kaya't
hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Nasaan ka man ngayon, ano man ang inyong gagamitin. Gumamit ka man ng module o makinig ka sa radyo, manood sa telebisyon, makinig sa YouTube platform na ito. Lahat ng maaari mong gamitin, gawin mo ang lahat ng inyong makakaya nang ikaw ay matuto. Maraming salamat sa pakikinig, maraming salamat sa panonood. Inaasahan ko na sa mga susunod nating aralin ay present ka at hindi ka liliban sa ating klase. Maraming salamat sa muling pagkikita. Live, love, and learn.